Tahimik ang gabi noon. Nilalakad namin ang kahabaan ng isang daan sa Maniogan. Madilim ang paligid dahil walang mga poste ng ilaw. Nakadepende na lang kami sa buwan at sa ilaw ng mga motor para makita ang dinadaanan namin. Masaya pa rin naman kami nagkukwentuhan noon. Nang bigla na lang napahinto si Jerome sa pagpapaandar ng motor niya. Tumindig ang balahibo namin nang sinabi niya na huwag kayong titingin sa likuran. Mamaya ako na ipapaliwanag. Basta huwag na huwag kayong titingin. Natakot ako noon at hindi ako nagpatalo sa aking kuryosidad. Hindi talaga ako lumingon. Maya-maya pa, naglabas ng luyang isang kasama namin at binigyan kami isa-isa. Hawakan lang daw namin at wag na wag iwawala. Sumunod naman kami lahat at binilisan na lang ang paglalakad. Natapos na sa wakas ang mahabang lakaran at nakalabas na kami sa daan na yon ng ligtas. Umangkas na ulit kami sa mga motor at nagbiyahe sa sementong daan. Pero hindi maitago sa mukha ni Jerome ang takot. Ganon siya buong biyahe namin. Tingin ang tingin sa side mirror at mabilis magpatakbo ng motor. Sinasaway ko pa nga siya kasi delikado at baka mabangga pa kami. Maya-maya pa, nakarating na kami sa bahay na tutuluyan namin, kung saan naghihintay ang iba pa nilang kasamahan. Totoong napakaganda nga ng lugar. Nasa tabing dagat at ang ganda sa pandinig ng hampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang lamig-lamig pa ng hangin. Nakakawalan ng pagod galing sa mahabang biyahe. Medyo malaki ang kubo na tinuluyan namin kumpara sa ibang bahay na napuntahan namin. May dalawa itong kwarto at nakaangat sa buhangin kasi may silong. Tipikal sa liblib na lugar ay wala din kaming kuryente. Digas na pailaw lang ang gamit namin at syempre ang maliwanag na buwan. Dahil sa nakakarelax ang lugar, nilabas na nila ang baon na alak at pagkain. Tumambay kami sa labas ng kubo para doon magkwentuhan. Sila naman ay nagiinuman. Nakakatuwa ang mga kasamahan ni Jerome, ang babait nila at ang kukulit. Marami kaming napag-usapan, pati na rin yung nakakatakot na paglakad namin sa madilim na daan kanina. Hinihintay ko na magsalita si Jerome tungkol sa nakita niya, pero dinaan niya lang sa biro ang lahat. Trip niya lang daw yung sinabi niya kanina at nananakot lang. Pero alam ko sa sarili ko na hindi siya nagbibiro noon. Lumalalim na ang gabi at isa-isa na silang pumapasok sa kubo para matulog. Dahil sa napasarap ang kwentuhan namin ni Jerome, nahuli kami ng pagpasok at tuloy nawalan kami ng pwesto sa higaan. Wala kaming pagpipilian ni Jerome kung hindi ay matulog sa sahig. Kawayan iyon, kaya ang ginawa ni Jerome ay naglatag siya ng kumot at pati na rin ng makapal niyang jacket para kahit papano daw ay malambot ang higaan ko. Nakatulog naman ako noon kaagad. Nung madaling araw, nagising daw noon si Jerome dahil sa sobrang pawis. Napakainit daw ng pakiramdam niya na parang hindi niya alam kung saan ba nanggagaling ang init na yon. Pero ako naman, diretso lang ang tulog ko. Pinilit ni Jerome na pumikit dahil sa kailangan din bumawi ng tulog. Nang makaamoy siya ng napakalansang amoy. Hindi niya daw talaga mapunto kung anong klaseng amoy yon. Basta daw ang baho na parang malansang bagay at nabubulok. Halos masuka daw siya noon. Dahil sa ayaw niya akong gisingin,
Kumuha siya ng dalawang t-shirt sa bag niya at pinangtakip sa ilong ko yung isa. Ilang minuto na daw ang lumipas pero hindi talaga mawalang malansang amoy. Nakatakip na din siya ng ilong nun habang nakahiga at unti-unti ay nilalamon na siya ng antok. Nang bigla naman siyang makarinig ng parang sumusukang aso sa ibaba ng sahig ng kawayan. Sa pwesto kung saan kami nakahiga. Nagtayuan ang balahibo niya nang maalala niya yung nakita niya sa likod namin nung naglalakad kami kanina doon sa madilim na daan sa Menyogan. Bagay na itinago niya lang sa amin nung nakatambay kami sa labas kasi ayaw niya kaming matakot. Doon daw sa daan na yun, sa taas ng isang puno ng nyog, nakita niya ang isang babae na nakasabit sa puno at sinusundan kami ng tingin. Nakita ito ni Jerome at tiyak siya na yun din ang babaeng nakita niya sa makaway na parte sa labas ng bahay ng kapatid ni John. Pagkakita niya pala nun sa Menyogan ay hindi na siya nagdalawang isip na balaan kami na huwag titingin sa likod namin. Naramdaman niya na sumusunod pa rin ito kahit nung makalabas na kami sa daan na yon at nagmotor na. Ang sabi niya, nakakapagtaka daw kasi kahit mabilis na siya magpatakbo ay ramdam na ramdam niya pa rin ang pagsunod nito. Pagkarinig niya ng iyak ng hayop sa silong, naisip niya kaagad yung babae na nakita niyang nakabitin sa puno. Isa ba itong aswang? At kung ganon, ibig sabihin kanina pa nasa silong yung aswang na yon kasi kanina pa niya naaamoy yung masangsang na amoy. Napayakap siya noon ng mahigpit sa akin. Maya-maya, yung tila iyak ng hayop ay napalitan ng mga mahinang ungol na parang nanggagaling sa isang matandang nakaratay dahil sa sakit. Patuloy ang pagpatak ng pawis ni Jerome. Siya lang kasi ang gising sa amin noong mga panahon na yun. Ayaw niya naman akong gisingin sa pagtulog ko at yung ibang kasamahan namin ay lasing na lasing. Naglakas loob siyang iangat ng bagya ang sapin na hinigaan namin at silipin kung anong nasa ilalim. Halos may matay daw siya sa nakita niya. Sa siwang ng sahig na kawayan, may nakasilip din sa kanya at nakatapat pa sa mukha niya. Pansin na pansin ang mahahaba at matutulis ng ngipin nito dahil nakanganga daw ang bibig habang nakatuwad sa ilalim ng kubo. Napabalikwa si Jerome noon at napamura ng napakalakas. Doon na ako nagising at pati na rin ang isang kasamahan ni Jerome na si Ben na halos katabi niya lang din ang tulugan. Kahit ang lakas ng sigaw ni Jerome, kami lang talaga ni Ben ang nagising. Agad akong pinatayo ni Jerome mula sa pagkakahiga at pilit na pinasiksik sa kama sa kwarto kung saan nakahiga din yung isa naming kasamang babae. Sinabi niya sa amin na may aswang sa silong, kaya ganun na lamang ang kaba ko nung gabing yun. Hindi ako mapaniwala sa mga aswang, pero dahil sakita ko ang pagkatakot ni Jerome, ay kinabahan na din ako. Kinuha ni Jerome ang kutsilo na naiwan sa lamesa sa labas ng kwarto. Ilang minuto rin nahawak niya yon at kasama si Ben na nakabantay sa labas ng kwarto. Hindi ako makatulog noon at nakikiramdam na lang din, samantalang ngayong katabi kong babae ay napakahimbing pa rin ng tulog. Kinuha pa ni Jerome ang kanyang foldable knife galing sa bag niya at pinagkikis-kis ang dalawang kutsilyo na hawak. Panakot daw kasi yun sa mga aswang. Pero imbis na matakot, ay tila lalo pang nagalit ang aswang. Rinig na rinig namin ang tunog ng aso na nagmumula sa labas ng kubo. Garalgal ang hingal nito at parang galit na galit. Mura lang ng mura si Jerome at pinapakita na hindi siya natatakot. Kahit ang totoo ay sobrang kinakabahan na siya. Rinig na rinig namin ang paglipat-lipat ng pwesto ng aswang. Hanggang sa may marinig kaming lumundag sa bubong na kubo. Yero naman yung bubong
pero ang sakit sa tenga ng mga tunog ng mga kukong kumukuskus dito. Pakiramdam pa namin matutuklap ito. Maya-maya, nahinto yung ingay sa bubong at biglang narinig na Jerome ang mga mahinang kalmot sa pintuan. Takot na daw nun si Ben, pero wala silang magawa kung hindi humugot ng tapang sa isa't isa. Kanina pa tayo sinusundan yan. Gusto yata kunin yung magiging anak ko, ang sabi ni Jerome kay Ben. Napuno na ata si Ben noon nang dahil sa takot at sobrang pag-iisip. Kaya bigla na lang niyang sinabi na, labasin na natin pre, kesa tayo pa maubos dito. Bigla daw nawala yung ingay sa labas. Nagpasya silang dalawa na lumabas ng kubo. Bahala na kung anong mangyari. Basta daw, ako sa loob lang ng kwarto. Maliwanag ang ilaw ng buwan. Buong tapang na lumabas si Jerome at Ben sa kubo para harapin kung sino man ang umaaligid sa labas. Pero wala silang nakita. Walang tao o kung anong hayop sa paligid. Kahit sa bubong, wala. Nang papasok na sila sa kubo, ay tila may kumuha ng atensyon nila. Sa isang puno ng nyug sa tabi ng bahay, may nakabaliktad na babae at nakatingin sa kanila. Gumagawa ito ng kakaibang mga tunog na parang sinasadyang kunin ang atensyon ng dalawa. Nakakapangilabot kasi parang tumatawa-tawa ito habang nakalambitin sa puno ng nyug. Agad na kinuha ni Jerome ang isang sagwa na nasa gilid ng kubo. Proteksyon nila kung sakaling bigla silang sunggaba ng aswang. Nakatingin lang sila sa aswang at nakaabang sa kung anong gagawin nito. Para daw napako yung mga paa nila sa lupa noon. Pilit nilang hindi ipakita, natakot sila at tila ba tinatansya din sila ng aswang habang nakatitig lang sa mga ito. Ang tagal nilang nakikipagtitigan sa nilalang na nasa nyog hanggang sa makarinig sina Jerome ng isang bangka na paparating sa pangpang. Tiyuhin pala yon ng isang kasamahan namin na nagpatuloy sa amin sa kubo na yon. Medyo nakahinga sila ng kaunti nang malaman na may tao pa sa labas bukod sa kanilang dalawa. Nakadaong na sa pangpang ang bangka, pero andun pa rin yung aswang. Hindi pa rin siya natitinag sa pwesto nito. Pinuntahan sila ng tiyuhin ng kasamahan namin at tinatanong kung ano daw ang ginagawa ni na Jerome sa labas ng madaling araw. Nakita ni na Jerome na ibinaling ng nilalang ang tingin sa lalaki. Tayo may aswang ho sa puno, ang sabi ni Jerome, sabay turo sa puno ng nyog. Biglang nagsisigaw ang tiyuhin ng kasama namin. Hindi naintindihan ni na Jerome kasi nagsasalita ito sa dialekto nila at napakabilis pa ng pagsasalita. Tumakbo si tatay sa bangka niya at pagkabalik ay may dala itong malaking sibat. Nung akmang sisibatin na ito ni tatay, agad namang tumalon ang nilalang sa kabilang puno. Sinubukan pa nila itong habulin, pero mabilis itong nagpalundag-lundag sa mga puno ng nyog hanggang sa maglaho na ito sa dilim. Nagpumilit pa nga si tatay na hahabulin niya daw ito, pero pinigilan nila Jerome kasi mag-isa na lang daw siya at ayaw naman ni na Jerome na maiwan ako. Inalok nila si tatay na magkapi sa kubo. Pumayag naman ito. Lumabas ako sa kwarto at nakita ko ang medyo may katandaan na lalaki na kasama ni na Jerome na nagkakape. Ang sabi ni tatay sa amin, may aswang daw talaga sa lugar nila, pero hindi dapat ito mamimerwisyo sa sariling lugar kasi kilala daw nila. Sigurado siya na taga-ibang bayan yung aswang na yon at sinundan kami. Doon na napagtanto ni Jerome
na marahil ay aswang nga yung matandang babae na kumausap sa kanila sa palengke na nadaanan nila. Maya-maya, lumitaw na ang araw. Parang ang bilis-bilis ng oras noon. Nag-almusal kami ng mabilis, nag-ayos na ng gamit. Magtatagal pa sana kami sa lugar na yon kasi munting bakasyon namin yon ni Jerome. Pero nagpasya kasi kami na ihatid na agad ako sa airport para umuwi na. Hindi kasi kami ligtas na magiging anak ko sa lugar na yon. Sa Katiklan Airport na lang ako sasakay para mas malapit. Baon ang nakakakilabot na karanasan, bumiyahin na ulit kami. Kahit malapit naman yung airport, mas naging maingat na kami at hindi na huminto kung saan-saan. Maayos naman akong naihatid ni Jerome sa airport at nakarating na nga ng Maynila. Pagkahatid sa akin, bumalik na si Jerome sa mga kasama nito. Hindi pa kasi tapos ang trabaho niya doon. Kailangan niyang matapos yung proyekto nila. Hindi naman pwedeng iwanan niya yun. Anong sasabihin niya? Hindi matatapos kasi may aswang? Pagtatawanan lang siya sa department nila. Kaya ayun, bumalik na siya ulit sa tinutuluyan nilang kubo sa tabing dagat. Pagkarating niya, sa kanan nila ikunento ni Ben ang lahat. Hindi makapaniwalang mga kasama nila na nangyari ang lahat ng yun nung tulog sila. Hindi man lang daw sila nagising. Nakakapagtaka daw na sobrang himbing pa rin yung mga tulog nila. Makalipas ng ilang araw, tumawag ako kay Jerome. Dala ang masamang balita. Sa di mapaliwanag na dahilan, nalaglag ang bata na dinadala ko. Para kaming sinakluban ng langit at lupa. Nakakalungkot man, subalit pinagpalagi na lang namin na marahil sa pagod ng biyahe kaya ang anghel namin ay nawala. Mas mabuti ng paniwalaan namin yun kaysa sa isiping naging hapunan ng aswang ang sanggol na sana'y naisilang ko na ngayon at kapiling namin. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.